Welcome back sa YouTube channel ng Ona Backyard Farm. I-share sa inyo kung paano ba namin inaagapan ang aming inahing baboy na paulit-ulit ang kanyang paglalandi. Very frustrating po na maka-encounter tayo ng mga ganitong problem sa ating pag-aalaga ng inahing baboy. Pero bago natin ipagpatuloy, para sa mga farmers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa aking mga farming tips na siguradong makatutulong sa pamunlad ng inyong negosyo, lalong-lalo na ang pagbababuyan at pagmamanukan. Ito po ay base lamang sa aking kaalaman at karanasan. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din ng iba nating mga ka-farmers dahil posible po itong makatutulong sa kanila. Binabati ko po ang aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Meron po tayong cash giveaway para sa video ito, mga ka-farmers. Kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo at kung makita nyo na po ang keyword ay i-comment nyo po agad. Naglalagay po ako ng instructions sa intro kung paano kayo mananalo. Bilang pasasalamat po ito para sa ating mga subscribers and viewers na walang sawang sumusuporta sa channel natin. So mga ka-farmers, gusto kong i-share sa inyo ngayon ang nangyayari sa isang inahin namin. Apat na beses na itong nanganganak, mga ka-farmers, at magaling din siyang mag-alaga ng biik. Pero pagkatapos ng kanyang pang-apat na panganganak, dito na namin na-encounter ang problema, mga ka-farmers, dahil paulit-ulit na ang kanyang paglalandi. I decided, mga ka-farmers, na ikaw na at ibenta itong inahin. Pero ayaw pa kasi ng asawa ko dahil 4 times pa lang siya na nanganganak. So advice niya sa akin, mga ka-farmers, ay paraspahan daw para malinisan ang nasa loob ng matres nito dahil baka meron itong mga dumi sa loob. Tatlong beses na itong naglalandi, mga ka-farmers, at tatlong beses na din itong pinabulugan. Pero ngayon, naglalandi pa rin. Kaya pinaraspahan namin siya last February 6, mga ka-farmers, at ang nagraspa ay yun lang may-ari ng barako. Pero kami lang yung bumibili ng gamot. Ang purpose, mga ka-farmers, na raspahan ang inahing baboy ay para linisin ang mga dumi na nasa loob ng matres nito. Dahil ito kasi, mga dumi, mga ka-farmers, ay posibleng rason na paulit-ulit na maglalandi ang ating mga inahin dahil pinapatay lang nila ang simelya. Honestly, mga ka-farmers, twice pang nangyayari ito sa inahin namin na paraspahan ang inahin baboy dahil bihira lang naman itong mangyayari sa aming mga alaga. So, pagkatapos raspahan ng inahin baboy, mga ka-farmers, ay maghihintay kami ng mga ilang araw para maglandi ito at pabubulugan na namin ulit. At last February 27, mga ka-farmers, ay naglalandi ulit siya. Ito yung ika-3 days ng kanyang paglalandi, kaya pinabulugan na namin siya. At maghihintay kami ng 21 days to tell if buntis na ba siya o hindi pa. I hope so, mabubuntis na siya this time. So ngayon, mga ka-farmers, ay March 12, ika-13 days na simula nang mabulugan siya. So meron pa kaming 8 days para malaman kung maglalandi ba siya ulit or kung hindi na, so meaning buntis na siya.
Abangan nyo na lang po mga ka-farmers ang ibibigay kong update sa next vlog natin. Lagi nyo lamang pong subaybayan ang YouTube channel ng Onna Backyard Farm sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at pagpindot ng notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong videos na i-upload about farming. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din po ng iba. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa ko po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na anumang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.